Hello po. Magandang hapon po. Welcome po kayo sa Tech Pupup Channel, ang channel ng magaling. Noong September, siguro mga kanyan, kalahati ng September, ipinakita po natin kung paano mag-umpisa, ano yung mga dapat o mga kailangan sa pag-umpisa ng backyard gardening. Backyard or barn gardening, parehas na rin po yun. So, ito po yung ating itinanim noong September. February, kuwan na po ngayon? February 12 na po ngayon. Matagal na po itong kuwan. In fact, yung ating sili na to, hindi ito pinatubo. Ito yung sili na Red Comet. Yung sili na po to. Yan. Hindi ko pinetas yung mga naiwan. Ito panat na yung mga iba. Ayan. Pero approximately itong dami na to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 siguro. Kasi mayroon isang pan dito. Talong at saka may isa o dalawang panigang. Ayan. So may nakuha na ako dito ng pan. Siguro isang kilo yung nakuha ko na dito. Saka napabayaan ko po to. Hindi ko po naalagaan kasi tinitingnan natin yung mas maraming sili, atalong, mais, at iba pa nating mga tanim, mga okra. Kaya nung may viewer, alam nyo, lahat po kayo mahalaga sa akin kasi kayo yung nagpalaki at tumangkilik sa ating YouTube channel. Kaya pinapakahit nag-isa, pinapahalagahan ko po ang inyong mga concern, yung gusto ninyong malaman. Hindi porket nag-iisa ay hindi ko napapansinin. So, sabi niya na gusto niya makita yung ating backyard garden. So, ito na po siya. Yung ating backyard garden. Ito, kinabaran po ito ng napakaraming damo. So, after a week, ito na po yung kanyang itsura. Dahil inalis ko yung mga damo at pinunta ko siya sa lugar na walang damo. Kaabono ko lang, siguro 1 week na rin yung one, nilagay ko na winner. Kaya marami na po siyang supang. Susubukan ko ito na diligan ng urea, pakasakaling kaya na niya. Para mas mabilis. Pero yung one kasi, yung winner, pampabunga. Para mas maraming, at pampasupang. Ayan, tingnan niya, marami siyang bulaklak. Dati, huminto ito sa one kasi hindi ko ito naalagaan. Na nakubaran po siya ng mga damo. So ito po yung mangyayari. Ito, plano kong ilipat doon sa pan natin. Prepare natin na parang mini greenhouse. In fact, kwan po nyo, abangan po ninyo, nag-uumpisa po tayo ng snap hydroponics. Na ituturo ko sa inyo, yung snap hydroponics sa paraan na yon mas mabilis at mas maganda yung ating maproproduce ng mga gulay sa ganong pamamaraan. Ituturo ko, ipapakita ko sa inyo kung paano po gawin yon. Yon, eto. So, eto po, makikita na po ninyo yung itinanim natin noong September, February 12 na po ngayon. Yan, eto po. Kasalo ko yung lumalabas yung kanyang mga supang, oh. Nakahulagpos na po siya sa napakaraming damo. Ayan. Ito. So, matagal po ang buhay ng halaman kung ito po ay ating maaalagaan. Kaya ipagpatuloy niyo pong alagaan ang inyong mga halaman para magbigay ng maraming bunga at pakinabangan nyo ng todo. So, ang pag-alaga po nito, ngayon lalo ngayong mainit na, summer na, araw-araw nyo po itong diligan. Ito, sinadya ko, balak ko itong kwan, dagdagan ng coco feet. Kaya lang hindi ko pa siya dinagdagan kasi nais kong ipakita sa inyo yung itsura nito. Itsura nito, yung talagang totoo na itsura. Yan. Yan ang nangyari. After, kailan na yan? October, November, December, January, February. Almost 5 months na. Ganun na katagal po ito. Pero hindi siya kan. Hindi siya namatay. Basta dinidiligan ko lang siya. Bihira nga lang yung buhay. Pero ito, after a month, naaalagaan ko to. Dadagdagan ko siya ng kan. Ng
Coco fit para gumanda, yumabong siya at ililipat ko siya para mas maganda. So ito po, basta araw-araw yung dileg. Every week siguro lagyan niya siya ng nutrients sa buo, no? Para patuloy siyang lumaki at dumami. So kung meron kayong mga tanong, gustong malaman tungkol sa backyard gardening at pag-aalaman, patuloy po kayong sumabay-bay sa ating channel at sumasagot po ako ng mga tanong, ng mga inquiries. Binibigyan ko po kayo ng halaga dahil sabi ko nga, kung hindi po kayo, hindi po umunlad at lumaki yung ating YouTube channel at wala po tayong mga buyer sa ating Lazada store. So ako'y nagpapasalamat sa inyo ng malaki dahil sa inyo, lalo't po tayong umunlad. Kaya utang ko po sa inyo ang mga marami ng pagtatagumpay, lumaki ng lumaki yung aking YouTube channel. At gusto ko rin na ibalik sa inyo yung ating mga tagumpay sa pamamagitan ng pagtulong sa inyo. Bibigyan ko po kayo at ibabahagi ko po sa inyo yung mga kalaman para umunlad din po kayo. Para parehas po tayo. Pinaangat niyo po ako, paaangatin ko din po kayo. At huwag niyo lang po akong iiwan. Dahil tutulungan ko po kayo. Study po yung ating ginagawa at kayo po ay ating gagabayan. Meron po tayong kwan dito, itinanim na ito po yung kwan hybrid na yung bilog na talong. Ayan. Hindi natin dito palalakihin. Isa lang po yung palalakihin natin dito. Paglaki nito, ililipat natin yung anim ito. Anim o pito. Ililipat natin yung 5 at isa lang po yung maiiwan diyan. Siguro pwedeng kunin ito pwedeng kunin yung una na bunga, pwedeng itanim ulit kasi ito ay hybrid, siguro yung second generation pwede. Ito yung kwan, yung natalong na puti, yung kwan, yung pakpangpakbet sa Ilocano. Yun, may hybrid na kwan. Susubukan natin paramihin. At kung successful, pwede ko kayong bigyan ng buto nito para masubukan nyo rin po na magpadami at magtanim nito. Sigurado, yung first generation, maraming bunga. Pati yung second, third, siguro hanggang fourth. Subukan po natin kung madedevelop itong talong po na ito. So, sa mga naghahanap ng mga polyar, tangkilikin po natin yung ating sponsor. Maganda po siya. At garantisado ko, talagang ginagarantihan ko na maganda. Kasi hindi ko po siya gagamitin. Hindi ko po siya i-recommend kung hindi maganda. Mahihiya po ako sa inyo. Tapos, lagi po siyang ginagamit ngayon. Ang kwan lang po, dapat pagandahin niyo yung lupa. Pag hindi maganda yung lupa, kulang yung nutrients, hindi rin po maganda yung outcome ng inyong gagawin. Kaya sa mga nagtatanong at sa mga gustong malaman, matuto, sa yung pagandahin nyo po yung lupa, isustain nyo po yung nutrients, gumamit tayo ng polyar na mga rinirecommend natin, gaganda po ang inyong halaman. So maraming salamat at patuloy po kayong mag-aral, punta po kayo sa ating techpupup.net para mas lalo po kayong gumaling. Gawin nyo pong kanyon, parang school outside school at library outside libraries. Sigurado ko po, gaya ko, gumaling po ako at dumami po ang aking nalaman dahil sa patuloy na pagbabasa. Inilagay ko po doon yung aking mga binabasa, inilagay ko po doon yung mga importanteng mga impormasyon na dapat kong ma-share at dapat nyong malaman para gumaling din po kayo. So maraming salamat. God bless po.